Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Joshua L. Mangle, SK Incumbent dito po sa Barangay Ibao Este at Presidente ng Pag-asa Youth Association at isa din po sa mga namuno at bumuo ng organisasyon dito po sa Barangay ng Ibao Este, partikular sa NV9, ang People's Action Movement Youth. Nais ko pong ipakilala sa inyo ang Team Tibak, Tilig ng Bagong Kabataan sa pangunguna ng kanilang SK Chairman Kevin Char Galerian Benitez at sa kanyang mga agawad Ken Edsel Peralta, Geneva May Orale, John Louis Ponsalan, Darwin D. Orot, Samantha Shannon Mendoza, at Diana Dolorian. Sa ilalim ng Team Arangkada, iba naman sa pangunguna ng aming kapitan, Cap Ernie Santos, Rene Dapat. Ako po si Ken Edsel Peralta, tumatakbo bilang SK Kagawad mula sa Team Tibak. Ang committee po na naiyatang sa akin ay Committee on Safety and Security, na kung saan nais po namin ang maglunsad mga seminar at information drive upang bigyan ng mga kabataan namin dito sa aming barangay ng sapat na kaalaman patungkol sa karapatang tangka. Ako si Geneva May Orale, tumatakbo po bilang SK Kagawad sa partido ng Team Tibak, ang tinig ng bagong kabataan. Ang committee po na niati sa akin ng education at meron po kami dalawang programa na kinakapalawan nito. Una po ang Hakbang Tungo sa Kinabukasan na naglalayon po sa mga out-of-school youth at ang study hub or study area and briefing po para sa mga kabataan dito sa loob ng Ibao Este. Ako po si SK Kagawad, John Louis Ponsalan. Ang naatang po sa akin na committee ay recreation. Sa recreation po, dito po natin makita kung ano po ba ng batang pinagkakaabalahan ng mga kabataan dito po sa ating barangay. Una po dito ay magkakaroon po tayo ng free access to sports equipment na kung saan libre po itong magagamit ng mga kabataan dito po sa ating barangay. Ako po si Aspirant SK Kagawad Darwin Oro, 21 years old. At ang naiatang po sa akin na committee sa aming platformang service ay ang values formation. So unang-una po, gagawa po tayo o bubuo po tayo ng mga team buildings para sa mga kabataan. Doon po ay bubukuin natin sila sa mga at pupuruin po natin sila sa mga community service. At pangalawa po ay ang gabay kabataan o ang youth counseling. Kakaroon po tayo ng youth counseling dito po sa ating barangay. Ako po si Samantha Shannon Mendoza na tumatakbo bilang SK Kagawad. At ang committee po na niatang po sa akin ay ang industry or industriya. At ito po ay pagpapalawak ng ekonomiya sa ating barangay, komunidad at sa ating nasasakupan. At ilan po sa aming mga programa ay ang Unlad Kabataan Program. Ito po ay naglulungsad na magbigay po ng mga free trainings para po sa ating mga kabataan na makakaya po nilang gawin. Tiwala po tayo na hindi lamang po dapat basic education yung dapat matutunan ng mga kabataan, kundi dapat ay basic life skills din po. Po si Diana Dolorian, tumatakbo bilang SK Kagawad ng Berkeley sa Balota mula sa Team Tibak. Ang pinaghandaan talaga ay ang tinatawag na Care for Health. At dito po nakapaloob dito ang mental health ng mga kabataan. At ang unang-unang programa po na aking ilalatag ay ang tinatawag na free monthly seminars about health awareness. At syempre nakapaloob dito yung mental health ng mga kabataan. Pangalawa pong programa ay ang tinatawag na free art therapy. Dito po ang layunin po ng programang ito ay tulungan at turuan ng mga kabataan na i-express ang kanilang sarili at ang kanilang emosyon sa pamamagitan po ng art. Hello, ako po si Kevin Char Benitez, tumatakbo bilang SK Chairman ng Barangay Ibao Este. At ang aming mga platforma ay tinatawag na service at ang pinakauli po na aming platforma na sinagawa ay tinatawag po na environment. Sa environment po, meron lamang po tayong dalawang programa na dapat ilahad. Yung una po is yung tinatawag na cleanup drive na kung saan tayo po ay maglulungsad ng kompetisyon taon-taon na kung saan ito po ay makakatulong sa mamamayan ng Barangay Ibao Este at lalong-lalo na sa sektor ng mga kabataan. Pangalawa po sa aming programa na sinagawa ay tinatawag po na Education and Awareness Seminar. Sa Education and Awareness Seminar po is tayo po ay maglulungsad ng iba't ibang batas na kung saan ito po ay tinatawag na environmental legislative na tayo po ay makipagtulungan sa iba't ibang sektor ng pamahalaan at lalong-lalo na sa DILG na maaaring makatulong sa atin upang sa ating mga kabataan, sa ating mamamayan ng Barangay Ibao Este na mabigyan sila ng kamalayan, lalong-lalo na sa pagkakaroon ng responsibilidad sa ating kapaligiran. Muli, ako po si Kevin Char Benitez, tumatakbo bilang SK Chairman Barangay Ibao Este. Mahirap, diba? Tinig ng bagong kabataan, kabataan may tinig dapat marinig.